Narito ang ilang mga OFWs at ilang Filipino na nagbahagi ng kanilang kwentong pandemic. Halika, samahan mo ako. Anong kwentong pandemic mo? Hello, good morning. My name is Christine. I was asked by my good friend Pat to give a short but informative experience about the pandemic times here in Thailand. I was scared at first, but the Thai government assured the citizens that they will do everything to fight this pandemic. They did, and they won, at least now, the results, based on the results. Instead na matakot, nagstay na lang ako sa bahay. Natulog, kumain, kaya tumaba ako ng tumaba na naman. So, na-appreciate ko, nagkaroon ng positive naman sa akin, positive output yung pandemic. Na-appreciate ko yung bahay, kasi mahilig ako maglibot, mahilig ako mamasyal kung saan-saan. So, dahil nga pandemic, hindi makalabas, so na-appreciate ko yung CR namin, yung aking maliit na sala, yung aking bed. Nakabili din ako ng TV, nang hindi sa oras, kasi wala akong mapapanood o mapanoodan ng walang access sa ano eh, sa entertainment, hindi ka makalabas, so need namin ng TV. Pero hindi naman sa ano, nagkaroon ako ng takot, but since the Lord is with me, I know that He will not leave me or my family, everyone that I love, during this pandemic times. So yun, tiwala lang sa Lord, and then laptipan mo na lang lahat. Pero pasalamat pa din ako, kasi all throughout talaga ng pandemic, sumunod lang kasi ako. God bless you all, and I hope that you enjoy the video of my friend. So, pandemic lang yan. Pandemic lang yan. So, okay, goodbye. Thank you. Pandemya. Hindi lang basta salita. Dahil sa likod nito, marami ang tinatuwa. Hi, ako si Sam from Naga City, Bicol. Anong naging impekto sa akin ng quarantine, ng pandemic? Malaki. As an employee from Shakey's, from a food industry, grabing impekto sa akin, kasi una, 2 months kaming walang trabaho. So, 2 months din akong walang sahod. And I just don't know. Only the Lord provides kung anong kinakain ko at kung anong pinanggagastos namin. It's a good thing kasi nasa family pa ako ngayon. I mean, I still stay with my mom. Pero paano na lang kung wala, kung independent talaga ako. Pero ganun pa man, wala akong naitulong sa kanila for the past 2 months. And then isa pa, ngayon na bumalik na kami sa trabaho, napakalaki ng epekto na nakikita namin, kasi yung social distancing talagang kailangan na kailangan. And medyo masama lang sa loob din namin, sa part namin, kasi minsan may mga nagagalit na guests because they don't understand and they don't embrace yet yung new normal na meron tayo ngayon. And naiinis sila kasi minsan, sabi nila, papasok na lang, nagugutom na nga, mag-fill up pa ng health declaration form. Which is, we do it for them. Which is, we do that for their safety din. But then, ganun pa man, masaya ako kasi nasusurvive namin tong pandemic na to. And yan lang naman ang mga naging effect sa akin. Salamat. At kahit sa sulok ng mundo, ay maraming nabigla. Hey everybody, so my name is Ligia, and I live in the United States, specifically Idaho. And with the quarantine, it has been quite a change for us. It has kind of kick-started us into a different way of living. So a lot of us has been living with extra precaution. There's lots of people around here that wear masks everywhere they go. Some people wear gloves. Doctor offices, dentist offices, you know, they require only a certain amount of people in the come in at a time. We are taking extra precautions in cleaning and sanitizing, and so it's been a change, definitely. At one point towards
April, everything pretty much shut down except for the very necessities. But there was a time frame as to when you could go to those specific places like doctors and stores to purchase items. We had to wait in lines, and they would count how many people went in versus out. There are stickers on the bottom of the stores to tell you if you're 6 feet apart. You'll have people spraying carts or spraying door handles. People are taking extra precautions at this moment. There have been two different kind of reactions, it seems like, that I've seen most commonly is, and there's one where people get kind of angry or they get depressed and they don't know how to handle the situation. So there's been a lot of violence or hatred that has been being spread out verbally. The other reaction I have seen is people have been taking this time as an opportunity to grow, whether their relationship with Christ or their family relationships. And I think that has been very fun to witness. I go to several church groups, and instead of just canceling them, we have gotten together online through video to share, and we are praying and we are getting together, and we are encouraging one another, and I think that's wonderful. So even though this quarantine has hit us pretty hard, we're getting things back open. What's wonderful is that we're taking an opportunity to grow and to become better people. And I just think that is my favorite part about this quarantine. But we're getting back to normal. And yeah, I think we'll make it. Di alintana ang pangamba na tulog sa ating mga Pilipino. Hi, good morning or good evening sa lahat. So, this is me, Roma Abelho. And now, ano ba yung kwento ng pandemic ko? It's been half a year, 6 months since pandemic was started. And it's been 3 months since I've been working from home. And I'm still working from home. And then, it made me realize na mahirap pala na parang suffocated ka sa iisang lugar na hindi mo alam kung sino yung positive or sino yung mga kasalamuha mo paglabas mo ng bahay. Paranoid ako sa lahat ng tao na nakakasalamuha ko. Sad lang din ako kasi supposedly may nakaschedule akong travel, lalo na sa probinsya at sa ibang lugar. Kaso hindi nga siya natuloy dahil sa pandemic, which made me sad, and lalo na hindi ko rin nakasama yung pamilya ko sa Bicol. And ano lang din siya, nahirap kasi lalo na malayo ako sa family ko. And thankful lang din kasi kahit papano, hindi ako wala ng trabaho. Dito pa rin ako, I'm still working from home, takot pa rin lumabas, and hopefully makabalik na sa trabaho. Paranoid, lalo na nag-GCQ, tapos may time na ako para lumabas. Very paranoid na hindi ko alam kung anong mangyayari after this kapag lumabas ako, tapos kung sino-sino yung mga kasalamuha ko. Iba siya sa dati, parang free ka kahit anong oras, pwede ka lumabas, free ka sa lahat. Ngayon parang natuto lang din yung mga tao, which is maganda din. Kasi una-una din nawala yung pollution, di ba? Nabawasan din kahit papano. Well, very thankful lang din and very blessed kasi lahat ng family ko sa Bicol, lahat ng mga mahal ko sa buhay, safe. And yun lang sa lahat ng mga apektado ng COVID. Pray lang because it really works. And yun lang. God bless you all. And stay safe. Thank you. My name is Dayan. I'm from Kanaman. And I would like to share to you my pandemic experience. Siguro yung maishishare ko na lang guys sa inyo is yung sa transportation. Kasi yun yung nahirapan talaga ako. Lahat naman tayo. So, ang ginawa namin is, yung office namin, nag-provide sila ng services. Hatid sundo kami. Tapos yun, para hindi crowded sa office namin, gumawa sila ng rules na, or may memo kami na
skeletal workforce kami. Ibig sabihin nun is, sa isang week, isang araw lang kami papasok. So, ayun. Yung parang gumaan-gaan yung pakiramdam namin. Kasi, aside from safe na, kasi iilan lang kami sa kwarto, like 5 person. So, ayun, hindi kami crowded. So, halimbawa, hindi din kami nagre-reserve ng mga papers sa labas yun. So, bago pa pumasok sa amin, very safe na yun. So, piniprevent namin na kung ano pa man para mag-ingat or para sa kakabuti din namin. So, guys, please stay at home. Karamihan sa atin ang nawala ng pag-asa. Pag-asa mo ka bang muli? Hi, I'm Jonna. Isa din po akong teacher dito sa Thailand. And I was asking by my friend, Josapat, kung ano po ba daw yung kwentong pandemic ko. At first, napakarami ko pong na-realize sa buhay. Kung ano po yung mga dapat na pagtutuunan mo ng pansin at yung mga bagay na hindi mo dapat pagtutuunan ng pansin at huwag mong stress yung sarili mo doon. Then second, yung pananampalataya ko po kay Lord. Mas lalong lumalim, nagiging deeper and deeper po siya. Doon mo marirealize na grabe yung pagmamahal ni Lord sa ating buhay. Kita nyo naman, hindi niya tayo pinabayaan, hindi tayo nagkakasakit, hindi tayo nagugutom, di ba? Then, dito mo din marirealize na it doesn't matter kung may pera ka man o wala, ang importante ay magkakasama kayo ng iyong pamilya. Na-realize ko din yun kasi syempre mag-isa lang ako dito sa apartment. Then, naisip ko yung pamilya ko sa Pinas. Yung dumating sa point na kahit simple lang yung buhay, basta kasama mo yung pamilya mo, masaya kayo na nagmamahalan, ay kumpleto na, ay sapat na. Lalo na pag nandyan si Lord, siya yung sentro sa inyong buhay. Marami ako na-realize that time. Itong pandemic na ito, hindi lamang naman po negative yung nangyari sa atin, but there is positive also. At yun lamang po. Thank you! Pag-asang masilayan muli ang liwanag na dati maputi, ngayon naging itim. Sige, seryoso na. Oh my God, alam naman ako seryoso. Okay, promise. Seryoso. Hindi. Itong quarantine na to, para sa akin, parang isang mensahe sa akin, God, na adjudu. Magpahinga ka naman. Kasi simula ko lang din ang pag-graduate ko. Work na ako eh. Sobrang workaholic ko pa. Parang, yun nga, hindi ko na alam kung ano yung word na pahinga. Meron bang ganun? Parang ganun. Kaya sabi ko, ano na rin, blessing in this case na rin. Kasi yun nga, pinarealize sa akin ni God na kailangan mo din magpahinga. Tapos yan, nandito rin ako sa ibang bansa. Yan. Itong time na to, mas nakakausap ko yung pamilya ko. Hindi lang kasi ako tabaho ng tabaho, diba? Tapos nakakausap ko yung kaibigan ko. May mga nakikilala ko ibang tao. At napaka-bless ko na makilala ko sila. Natutuwa din naman ako na may time na sinasabihan din nila ako na naging blessing din ako sa kanila. Nakakatabo lang din ang puso na ganun. Tapos nakapag-spend ng time sa church. Although online, pero at least parang mas naging active. Kasi laging may prayer, may cell group. Happy ako kasi MWF. Schedule for prayer. And then Saturday, may Bible study, CG or cell group. And then Sunday, online. Kaya talagang kahit walang work, yun nga, nakaspend pa rin ng time with
my churchmate and my family and friends. Yun, maraming salamat. Pag-asang makapiling muli ang pamilya at pag-asang makabalik sa trabaho ang kinagis na. Hi, ako si Michelle at ano ang kwentong pandemic ko? So I was locked down here in Thailand for 3 months since I worked in Vietnam. Wala akong dinatnan dito na kahit ano, walang trabaho and yung budget na dala-dala ko unti-unti siyang naubos within that 3 months span of time. And hindi din ako makapag-apply, hindi ako makapaghanap ng trabaho kasi yung mga schools hindi sila tumatanggap, naging mailap sila na tumanggap ng mga foreigners. Kasi nga, due to the situation. And to think na yung pinanggalingan kong country na Vietnam is kalapit lang or border lang ng China. So, mas naging napakahirap para sa akin. But, the Lord answered my prayer na hired ako in the middle of the situation. Na nakita ko kahit na may fear yung mag-travel ka kasi padami ng padami yung cases and yung takot ka na mahawa, hindi mo alam kung yung mga makakalapit mo sa pagbiyahe mo infected na ba o hindi. Yung mga ganong factor na I was able to overcome because I know that the Lord is with me all throughout the time. And yung sa family sa Pinas na from 4 kami na nagtatrabaho, naging isa na lang kasi apektado din ng pandemic. At nagpapasalamat ako sa Lord dahil dun ko nakita na kahit ganun, hindi nabawasan yung blessings na natatanggap namin. And we got a chance to share to other people yung mga sobra-sobra pa sa mga pangangailangan namin. At hindi kami nagutom, walang nagkasakit, and that is what I'm most grateful about. What I learned from this experience is that our faith in God will deliver us from any difficulties in life. It will drive away all the worriness, the fears, and doubts that we have in us, be it in our financial and health or other aspects in life. Prayer is the most essential thing to do sa mga ganitong pagkakataon at palagi po nating tandaan na everything has a purpose and it all works together for good. And this pandemic may be big, but we have a bigger God. It is my prayer that whatever we learn, whatever experience that we gain from this situation may be a powerful testimony of the God that we serve. Pandemia, na di lang isa, kundi libong buhay na ang kinuha na. Anong kwentong pandemic ko? Ayun, yung sa akin yung kwentong pandemic ay yung nasa province ako with my family. Tas yun yung pinakamahabang oras na na-spend ko sa aking mga magulang. Parang naging, alam mo yung patabaing manok kasi parang 45 days kasi yung pag-isay ko dun sa amin sa lubong. Yun, ang saya lang na imagine sa daming panahon na lumipas, ito lang yung time na nangyari na nag-spend talaga lang ako ng time with them. Yun lang, sa pagulang ko. For a month and 15 days, parang ganun. Tapos, dito naman sa city, yung pagpunta namin dito sa Lipa, gawa ng, dun nga ako galing, itas nagpunta ako dito sa Lipa, yung kwentong pandemic ko dito is, diba sanay nga ako na magising ng tanghali kasi nga walang oras na pinipili doon. As in, hindi pa lang tanghali, parang hapon na siya nagigising ako. Dito, I have no choice but to adapt dito kasi nga yung ginagawa namin is everyday gumigising kami na maaga, 7 a.m. in the morning para mag-devotion at yun, magpalakasan na bawat isa kasi nga iba yung feeling na nakakulong ka tas wala kang magawa kumpara sa before, makakalaya ka sa lahat, walang restrictions. Eh ngayon, lahat may restrictions na. Tapos, medyo sad siya kasi in a way na, alam mo yun, kahit na miss mo yung ibang tao, parang gustong-gusto mo silang ihag, ikis. Hindi pwede kasi sila mismo, hindi ka rin nila hindi rin nila gagawin yun sa'yo at gawa nga ng alam na galing ka sa ibang lugar. So, what if may dala kang virus? Parang alam mo yun, parang somehow nadi-discriminate ka. Lalo nung first few days ko at gawa nang sa quarantine. Lalo sa lugar namin at gawa nang sila yung medyo matatakotin sa ibang tao na galing sa ibang lugar. Yung parang pandidirihan ka, parang ganun. Pero amazing lang talaga ni Lord. Ano, kasi in just one snap, nabago lahat. And then another snap, mataturn gradually yung mga new normal na mangraranasan natin. Yun lang, ang amazing lang ng life. Mas ma-appreciate mo yung life
mas na-appreciate mo yung goodness at yung greatness na meron si Lord sa buhay natin. Yun lang. Yung kwentong pandemic ko. Ang sayo, ano? Bye! Ako, anong kwentong pandemic ko? So, nung nag-start yung COVID pandemic, since I work in an international school, hindi pwedeng matigil yung trabaho. So, ang ginawa ng school namin is nag-remote learning, which is online distance learning. So, dito ko na-realize yung bigat ng trabaho ng mga nasa office work kasi I have to sit on a space na napakahabang oras dahil nga nakatuto ka sa computer. So, for almost like 8 hours, minsan tatayo ka naman every hour pero hindi ganun kahaba yung rest period. So, sumakit yung likod ko. Pero, pinagpapasalamat ko kay Lord kasi hindi na tapos yung trabaho. So, kahit papano, habang, alam mo yun, yung madaming stories na nawalan trabaho pero hindi ni Lord naman hinayaan na mawalan ako ng trabaho. And ano pang kwento ko, yung time na nasa bahay lang ako, nasa kwarto lang ako, hindi talaga bahay, kwarto lang. Nung nasa kwarto ako, I made use of the time na i-reach out yung mga friends ko nung college. So, within that time frame, ang dami naming time. Kasi yung friends ko nung college are all DepEd teachers. So, mga busy, bihira kami magkausap, bihira kaming mag-chat. Pero that time na nag-start yung pandemic, nagkaroon kami ng full lampas isang almost 2 weeks na straight na may prayer devotion kami every night, na nagpipray sa mundo, nagpipray sa mga pamilya namin, which is a win-win para sa akin. And aside dun is, yung family namin, nagkaroon ng so much time na hindi kami pagod every time na mag-video call. Kasi usually, pag yung normal day, mag-video call kami, pero pagod na pagod kami at night time. That time, so much time for family, for friends, so much time for yourself as well. Sobra ko kasing gusto yung devotion time, gusto ko yung alone time, pero salamat dahil yung COVID naging way siya para matupad yun. Sabi nga, di ba, all things work together for good for those who trust in Him. Kaya, saludo pa rin ako sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa mundo, personally sa akin. So, yun ang kwentong pandemic ko. Anong kwento mo? Nakakalungkot itong sobra, pero ako'y naniniwala sa Diyos ay may bagong umaga at pag-asa. Hello everyone, my name is Teacher Keith, and today I'll be sharing to you my pandemic experience. Well, first of all, I've been teaching online for a few years already, and I've been working at home for quite a long time now. So, the ECQ did not really change my lifestyle that much. I mean, I'm used to this kind of setup, just staying at home, talking to people online, not having a lot of interactions to people outside or activities outside. But this is the time when I realized how lucky I am to have this kind of job and to have this kind of opportunity, because I can still work while not worrying about my safety and the safety of my family, and I can still provide for myself and my family. So I'm really lucky, and this is also the time when I realized how life is so short and so precious. So we need to spend more time with our families and friends. This is the time when I realized that, yeah, we need money. That's why we are working really hard. But we only have one life, and we need to live life to the fullest, because money can't buy life, right? So, yeah, this is the time when I realized that we need to give more importance to our life, to our family and friends, more than anything else. And that's it. Thank you. Bye-bye. Salamat dahil sa lakas na pinagkaloob mo, kami muling narito.
Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jen, isa po ako sa churchmates at ate po ni Buboy here in Thailand. So, ano nga po bang kwentong pandemic ko? Siguro po ang may babahagi ko po sa inyo ngayong araw na to, tatlong bagay po in summary na natutunan ko o naranasan ko during this pandemic season. So, number one po, totoo talaga yung sinasabi sa Bible that a man can plan anything in his heart, but still it's the Lord's purpose that will prevail. Paano ko po nasabi, no? Way back November or December po, I've already planned the things that I wanted to do for the 5 or 6 remaining months ko here in Thailand. Kasi nga po, I was planning to go back in the Philippines by June 1 po sana, but my flight was cancelled. So meaning, wala po sa mga pinlano ko ang natupad. Yes, but it leads me to my second learning experience that in our disappointments at sa mga planong hindi natupad sa buhay natin na gustong-gusto sana natin mangyari, God has already prepared something better para doon. Alam niyo po yun, that still, God can work everything good for those who love Him and are called according to His purpose. Kung natupad po yung mga pinlano ko for the first quarter or second quarter ng taon na to, hindi ko mararanasan itong grabing pabor at pagmamahal at appreciation, blessing, and joy na naranasan ko nitong pandemic season na to. That leads me to my third learning experience, that ang Panginoon, siya yung sinasabi niyang siya. He is the God who He says He is. Nung sinabi niya na He will provide, He surely and really provided for me based on my personal experience po. Because I'm a teacher here po, and my contract po was finished last May. So meaning, if I will stay here for 2 more months, saan ko kukunin yung pangrenta ko, pangbayad ko ng kuryente, and other things na pangkain ko? Alam mo yon, kung wala akong trabaho. But God provided. Paano po nangyari? My flight was canceled May 22 or 23, and I prayed to God, Lord, kung kalooban mo na magstay pa ako, sige po. Hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba. Dahil alam ko, kahit saan mo ko ilagay, pagpapalain mo ko, ibibless mo ko, totoo ka dun sa mga pangako mo. Then, alam niyo po ba, one day lang ang nakalipas, kinabukasan, one of the parents ng mga estudyante ko po asked me to have a tutorial class with her child for 1 month, the whole month of June, and June 25 na ngayon matatapos na. And alam niyo po, yung kinikita ko po ngayon, can suffice my 2 months here. Kumbaga, na-doble niya pa yung kinikita ko as a teacher. Alam niyo po yun, grabe lang talaga, nakaka-mind-blowing tong experience na to, naranasan ko itong pandemic season. I'm not saying this to be insensitive po sa mga taong nawalan o nagugutom ngayon, but I'm telling this that God, alam niyo yun, has already prepared something better dito sa sitwasyon na pangit na to. Sa sitwasyon na pinagdaraanan natin, sa sitwasyon na pinlano mo pero hindi nangyari, may kaakibat na plano pala ang Panginoon na mas maganda pa at deserve mo. Pangit lang yung sitwasyon, pero ang Panginoon mananatiling mabuti. Yun lamang po, marami pong salamat. God bless you all. Itong pandemic na ito ay hindi lang basta-basta pandemic, dahil may hatid din pala itong maganda sa ating pamilya. Hi everyone, I'm Daryl and I hope you guys are safe and sound. So ano nga ba yung kwentong pandemiko? Ang dami ko actually realizations. Alam nyo, nakatira kami sa probinsya at dito ay hindi namin masyadong ramdam yung hirap at takot. At hindi rin namin masyadong problema yung pagkain. So basta masipag lang magtanim, so sa paligid, meron ka makukuhang pang-ulam. At ito yung pagkakataon, hindi natin kailangang mag-inarte sa pagkain. So instead, we should be more thankful of what we have. I also believe that this pandemic is a test of our character, a test of our faith. And God wants to teach us and discipline us. At naniniwala ako, blessed are those who take refuge in God. And it's not a mistake to put our trust in Him. Ulitin ko, hindi pagkamali na magtiwala tayo sa Diyos. So yun nga, during this pandemic, I was able to rediscover my talents and explore some skills, abilities that I thought I'd never have. So yun, nakakapag-exercise din ako, and hindi lang halata sa aking katawan, at medyo nadagdagan yung aking timbang. And that's a good thing. Yun, nakakapag-sulat-sulat ulit ako ng kanta, and nakakapag-guhit ulit. At later, na-discover ko na meron din pala akong counting skill. Carpentry skills, yan.
Kaunti, pero case lang nakalagay. Sorry for that. Okay. At, yun, lagi kong hawak itong ating gitara. And, of course, may kasabay na rin kaunting kanta. At, pinaka-importante sa lahat, yung pagdarasal. So, praying is better than complaining. So, let's continue to trust God. At naniniwala ako na ang Diyos ay higit pa sa anumang karamdaman. Higit pa siya sa pandemyang ito na ating nararanasan ngayon. And together with Him, we can weather the storm. So yun ang kwentong pandemiko. Noon, bihirang magkakasama sa mesa. Pero ngayon, ay pinagtipon-tipon na. Hello world! Hello Thailand! And hello Philippines! Well, I'm about to sleep, but I remember that my friend asked me to share my pandemic story through this video. By the way, my name is Joveline. I'm a teacher here in Thailand, and I am married. So, I do believe that every one of us has a great and unique story to share or to tell of what we have experienced during this pandemic. And this time, let me share mine. So, if I take a look back from 2016, 17, 18, 19 up to this year, I can say that things are really changing. But one thing is for sure, that God is never ever changing. And He is the same yesterday, today, and the rest of our lives until the ends of the world. And so, in this year, we are really experiencing hard times, global crisis, economic crisis, and dami mga businesses and establishments na nagsasara, and even the schools, no? So that is happening all over the world, and that is because of the COVID-19. So COVID-19, it has really a great impact sa buhay ng bawat isa. But I do still believe that even though we are in the midst of this crisis, of this problem, marami pa rin mga bagay, magagandang bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Tama po? So, for me, my pandemic story is that since I am alone, I know, I'm not alone. I am here in Thailand and I am not with my family. So, I spend time with having a chit-chat with them, on the messenger. And, ano ba? I use most of my time evaluating myself kung saang level na ako ng maturity ko in handling certain things. So that is life. Life is always on the process. No, habang tumatanda, we are still on the process. So we should have a self-evaluation. And of course, to make use of my time more productive, I meditate the Word of God through reading His Word, and it really helps a lot sa bawat isa, because like the Word of God will comfort us. Like, I am in a small room, so yun lang ang magagawa ko while staying here sa apartment. So that's all, and good night. Noon, walang oras sa pamilya, pero ngayon, unlimited na. I'm Kayla Panuelos and I live here in Philippines, and specifically I live here in Bicol. And gusto ko rin magpasalamat kay Kuya Pat for letting me share my experience sa inyo. So like, nung mabalita yung COVID or coronavirus, as in we are so scared, me and my friends decided to buy face masks. So, mula nung mabalita yon, gumagamit na talaga kami ng face mask kahit wala pang case dito sa Pilipinas. And from time to time, nagsasanitize din kami ng kamay namin. Pero medyo hassle yun guys, kasi some people are keep on judging us. Like, parang tinitignan nila kami na ang arte-arte namin, kasi nga gumagamit kami ng face mask. Yung wala pa namang COVID case dito sa Philippines. Ba't kayo gumagamit ng face mask? Yung wala pa namang COVID. Ba't kayo gumagamit ng face mask? Sa tingin nyo ba, kinaganda nyo na yan? So, ilan lang yun guys sa mga salita na narinig namin sa ibang mga tao nung nakita nila kami gumagamit ng face mask. And ayun na nga, nung nagkaroon na ng COVID case dito sa Philippines, nag-lockdown agad. And yung lockdown na, as in literal na ilang weeks na lang ay graduation na namin. So,
bilang grade 12 student, hindi ko rin naranasan yung graduation kagaya ng experience ng ibang mga estudyante na gagraduate sana. Siguro sa ibang tao, hindi yung big deal. Pero sa amin, sobrang laking bagay nun kasi wala lang grabe yung struggle namin sa school. And ayun. Next is, medyo positive naman kasi because of the lockdown, I had a chance to have more quality time with my parents. But sad to say, because of this pandemic din, hindi nakauwi yung mga pinsan ko. So, this year, na-miss talaga namin sila kasi di namin sila nakasama ngayon kasi supposedly talaga uuwi sila ngayong summer pero hindi natuloy. So, ayun, all of the summer plans, lahat na-cancel. And isa pong nakakalungkot na epekto ng pandemic na to is nag-close yung church, I think, for about 2 months. Hindi kami nakapag-church, which is super, super nakakapanibago. So, ayun lang guys yung ma-share ko sa inyo. At least kahit pa paano, thankful pa rin naman ako. And yun. So, madami talaga epekto yung pandemic na to sa buhay ng mga tao. Both are positive and negative effects, pero kailangan pa rin na magpasalamat tayo and maging thankful na hindi tayo isa sa mga talagang apektado ng pandemic na to. And noon, amo ang pinagsisilbihan, pero ngayon, buong pamilya na. Okay, so, hello. It's a quick testimony or story kung ano yung kwentong pandemic ko. Naalala ko lang dati hindi iniisip ko hindi magiging ganito ang mga pangyayari hanggang sa naging laman na ng balita yung pandemic at dumating pa nga sa point na nag-sink in sa utak ko at napanaginipan ko ito. That's why I realized kung gaano katindi ang dala ng pandemic na takot sa mga tao. But then bilang isang leader nga po sa isang grupo na kami ay naatasan na manalangin, magpray, hindi nawala sa prayer items namin na laging magpray na mawala ang COVID at lalo na dito din sa ating ginagalawan sa Thailand hanggang sa nakita namin how God moves through prayer. At nakakatuwa lang na mula sa ilang libo, naging ilang daan, at ngayon ilang nasa 2 digits na lang nga ang bilang ng COVID dito sa Thailand. So patuloy lamang pong na nagpapasalamat kasi mayroon palang ginagawa talaga ang Diyos kapag nagtiwala sa Kanya. Kahit na una ay takot ka at una nakita mo na yung expectation mo ay hindi natupad dahil nga sa nakikita mo mga problema, but then God is working behind what we are seeing in our surrounding. Kung ano yung nakikita natin, huwag tayo dun magtiwala, kundi magtiwala tayo dun sa hindi natin nakikita. So yun, mas lalo kung na-amaze kasi kahit na dumarami noon, biglang bumaba yung bilang ng casualties at ng mga COVID patients ngayon. So yun lang po at maraming salamat. Hello, usapang pandemic. Lockdown dito, lockdown doon. Mas dito, mas doon. Isa lang ang nais kong sabihin, magtiwala sa Panginoon. Sa lahat ng panahon, siya lang ang makakatulong at siya lang ang may control ng lahat ng bagay. So, mawawala ang pag-aalala, mawawala ang takot at pangamba. Maraming salamat din pala. Dahil sa kabilang dako, may maganda din palang daladala itong pandemya. Hi, good day. Gusto ko lang pong i-share kung gaano si Lord nagbibigay ng favor sa kanyang mga anak. Unang-una, dahil po dito po sa Pili, sa lugar namin, ay 0 case ng COVID-19. And up to this moment, may mga PUMs and PUIs lang po at walang ni isang case dito sa Pili, Camarines Sur. And secondly, ipinagpapasalamat ko namin sa Diyos sapagkat kahit
lockdown, kahit nung naka-lockdown pa, kahit nung mahirap yung transportation, mahirap maghanap ng pagkukunan ng pambili ng pagkain, nakita po namin kung gaano si Lord gumawa and nagbigay ng pabor niya sa pamilya namin. And also sa marami pang blessings, not just in the form of finances, nandun din yung blessings in the form of yung kapatid ko, nag-top-notcher, mga ganun. So, and nakapasa sa mga sa scholarship, and then yung isa ko pang kapatid, nakagraduate na din. So this year is not just an open heaven in the mysterious side, but this is also in the glorious side. Sa mga taong sumusunod and nakikita yung ginagawa ng Panginoon. So, habang tayo ay namumuhay pa dito sa kabila ng pandemic, let us try to become obedient sa word ni Lord so that the immunity will be given to us. So, I encourage everyone to watch the live stream of Pastor Wilbert Butial para tayo po ay lalong makaunawa and makaunawa ng mga plano ng Diyos para sa sangkatauhan sa pandemic na ito. Sa Diyos po ang papuri. So hello everyone, it's me Pat, and ano nga ba yung kwentong pandemic ko? Napakahirap na itong pandemic na to. It really tests me when it comes to faith, when it comes to financial, when it comes to trust. Na-stress din ako. And, you know, being in the room for 3 months, I mean, isn't a joke for me. Napakahirap. Kasi kain ka lang ng kain. After ng kumain, tulog. So, yung routine mo, nabago, as in, nabago. Like, kain, tulog. Kaya katataba, diba? Nawalan ako ng trabaho. In the meantime, nag-close yung hotel namin. In the meantime, kasi wala kaming guest. Affected lahat. Lahat ng businesses. Affected din yung income ng tao. Affected din ako. Lalo na't ako na may binubuhay. So, ayun nga, nakapanibago, ang daming pagbabago sa buhay natin. Marami ring buhay na nawala, which is really sad. Nag-focus ako sa pagpipainting, sa pakikinig ng live streaming ni Pastor Wilbert, which helps me na ma-overcome ko yung stress. So, salamat dahil iniingatan tayo ni Lord. Hindi tayo nagkakasakit. Wala ni isa sa atin tinamaan ng coronavirus. So, just do your part. Always wash your hands. Wear your mask every time na lalabas kayo ng bahay. And avoid yourself dun sa mga crowded na areas or places. So again, thank you very much for every one of you who shared their stories during the pandemic. And even up to now, we are still facing this pandemic. I know that there's a time na matatapos din to with the help of the Lord. Thank you so much for watching, guys. Thank you so much. Thank you so much. I hope na you are safe right now, wherever you are. Stay healthy. And God bless. Thank you for supporting me. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay na ikay mabuti at hindi magbabago kailanman. Maraming salamat sa inyong lahat.